Feeling ko ang bill namin this time is around 18, max na yun. Hindi na lalagpas ng 8. Ikaw? 15 to 16. Puta. Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, guys, samahan niyo kami mag-date ng jowa ko. Saan mo ako dadalhin today? To show my house. Gutom ako, babe. Saan mo ako pakakainin today? Surprise. Surprise? Pero masarap. Oo. Sige. Tapos ano pa plano natin today? Wow. Shisha. If you still haven't subscribed to my channel, please don't forget to hit the like button, subscribe, and also click the notification bell so you'll always be updated whenever we upload a new vlog like this one. So guys, this is our last date here in Manila. If you want to see what's gonna happen next, just keep on watching. We're here at Podium, our favorite mall. Kasi ang daming shalang restaurant dito and mga shalang stores. Lagi na lang ganun. So, for the appetite. Tsaka, mag-soup up today ka ba? Sure na, baka yung chow na parang may nita. I can do it. Thank you. Hi guys, so right now we are here at Wolfgang Steakhouse. Babe guys, yung presyo dito, I cannot believe it. Point pa lang namin is parang yung last bill na namin sa last restaurant na kinainan namin. The price of the wine that we just ordered is around 7,500 pesos. By the way guys, the reason why we're outside, kasi sa loob sobrang strict, kailangan pa rin ng barrier. Kahit dalawa lang kami, kailangan meron pa rin glass that's separating us. And that we don't like, kasi syempre, kaya nga kami nandito is to enjoy the moment. And we're not gonna enjoy it kung merong isang malaking glass na nakaharang sa amin. So, we decided to go al fresco. Al fresco means outside eating. So, dito muna kami kakain. May open this now? Yes, please. Any special location tonight? Nothing. We just want to eat. My wine connoisseur. And pretty man. Thank you. And then, ganito yung mga gusto mo talaga. Hindi mo siya fruity. Tapos, tama lang yung flip after. Ako kasi there are some wines na sobrang strong punong tani. Konti lang, hindi ka makumal. Diba? Iba talaga pag Merlot. You'll appreciate it better once you try it. Medyo dry lang. Yes, pa. And then may lure pa. Here's the mushroom soup. So medyo marami-rami siya. And I hope it's really good. Maganda naman kasi walang nilagay na cream on top. Usually yung ibang mushroom soup na nakakain ko may cream sa ibabaw. Worth 1,000. How much though? 600. Okay, the reason why we're here, just to try kung ano na yung mga latest restaurants na hindi pa namin nakakainan. Since we love eating in Dubai, ang dami na namin nakitang vlogs about this restaurant. So we decided to try it bago kami bumalik ng Dubai. Actually, masarap naman din yung soup. In fairness. We're still having our first course. We ordered porterhouse steak with Caesar salad and spinach. All of these things that I just discussed with you guys, separate yung price each. So medyo pricey dito compared to sa last namin kinainan before. So hopefully masarap yung lasa or else it's just a waste of money. But anyway, it's food. So I don't think naman na it's a waste. And mabubusog din ako kasi I haven't eaten all day. Saka intermittent pa rin ako guys. Simot. Siyempre, sa mahal niya, kailangan ubusin mo talaga. Cheers!
here's the crab cake. This one is tartar, right? Yes, tartar. Okay. Yes. I haven't eaten all day. Char. Let's go. Yan? Hindi pala. Yan na yung main namin. Cute! Pero, this is your salad. Bon appetit! My love! How is it? How is it? Sarap? Thank you. Marami pang dressing. Is it okay if we ask for more dressing po? Thank you. Initial reaction to crab cake with tartar. So good. And this seryoso, masarap guys. Usually kasi nakakakain ako ng ganito may ibang lasa, may aftertaste yung ibang nakakain ko ng crab cake. This one, sobrang smooth ng lasa. At saka hindi siya overpowering. Kaya hindi ako mahilig umorder ng crab cake because of my past experiences sa lasa. But this one, it's really good. I highly suggest it. Pagka pupunta kayo dito, order it. It's really good. Wala akong masamang masasabi about this food. Pati yung tartar sauce. It really complements the crab meat. Sinerve na sa amin yung Caesar. Time to taste it. What can you say? The Wolfgang's crab cake is delicious. The salad. May masarap ang salad dito from fast food. Guys, Caesar. Kasi favorite salad ko yung Caesar salad. Parang alam mo na yung i-expect mong lasa once you order it, I mean. Pretty basic. Hindi din ganun ka dami yung dressing. Nag-request pa ako kasi gusto ko talaga yung dressing ng salad ng Caesar. Pero hindi pa nila ako pinibigyan. Baka i-charge ako, char. Tastes right, ma'am. Thank you. The most tender part of your cake. Okay. Thank you. Ooh, yes, I need that. Your cake is how you eat the prime black apple. Right, your cake for an average of 28 days. Our old friend, type of apple. Makes it more tender. Guys, sobrang lambot ng steak. Guys, masarap yung steak. Tsaka pag sinabing medium well talaga, no? Perfect yung doneness. What can you say? Masarap yung steak. Late mga 9.5 out of 10. Medyo salty ang rice. Okay, update. Medyo salty. Medyo salty yung steak rice. Pero ang perfect ng steak, sobrang lambot, juicy din, perfect yung doneness. Tsaka yung pat, talagang lasang-lasama yung pat ng steak. Masarap din siyang i-partner dun sa wine na binili namin. Guys, sobrang hangin dito sa labas, Diyos ko. Kailangan mabilis mo kainin yung steak kasi lumalamig, tapos magsisebo na. So, we need to eat it quickly. Sa lahat ng dinner natin, itong pinakamahal. Tama? Satisfaction, 1 to 10. Same. Wow! May pag-ikot ng baso, iba. Ako din, rating ko. Hindi ko ina-expect na mag-enjoy talaga ako din sa crab cake. Yun pa yung pinaka-list kong ina-expect na masarap. Pero dun ako natuwa. Kaya siguro medyo mababa yung rating ko. Kasi yung jowa ko is rating niya is 6.5. 6 ba? Ako siguro mga 6.5 to 7 naman siguro. Masarap din kasing wine. Pero kasi dun sa price na binabayaran mo, parang hindi siya ganun ka-worth it. Kumbaga. Mas nag-enjoy ako dun sa Wagyu House. Kasi yung price and yung lahat ng in-order namin, sobrang worth it dun sa price. Kaya nag-enjoy ako. Ito kasi sobrang pricey, pero I don't know, there's... And the Porter House. Worth it naman siya. Nasarap na ako, malambot talaga. How much to? 6,300. Ito. Worth it ba the 46,300? Actually, oo. Kasi yung doon, yung
in-order na. Sabagay, makapal yung meat. Ano may tengo ko? Nakapal siya. Yung wine, masarap siya. Pero parang too much for the price. The rest, ordinary. Yung crab cake, sarap. Definitely. For me, there's nothing exemplary dun sa ano. Masarap siya kung sa masarap. Kung kumakain ka ng steak, you would know na talagang masarap yung steak na kinakain mo. Hindi siya yung cheap na steak. May 1 kilo siya eh. Tsaka makapal. And marbled din naman yung steak. And sobrang kapal. To be honest, hindi ka makakakita ng ganitong steak sa any kind of restaurant. So, medyo pricey din talaga siya. And malaki yung portion. Diba? Oo nga, 1 kg. Kaya mataas din yung rating ko sa ano, sa steak and sa wine. Hindi lang ako masyado nag-enjoy sa rice kasi sobrang salty. Sinabi na namin dun sa server, kaso ganun daw talaga eh. Hindi sila nag-offer ng we'll change it, ganun yung iba. Kasi, ah, ganun po ba, tas papalitan. Dito hindi. Standard nila yon. Tapos, yung wine is really good. Crab cake is really good. If I'm gonna rate it, I'm gonna rate it 10 out of 10. Sobrang sarap. Then, yung Caesar salad is basic. The soup is okay. Ang hindi ko lang maintindihan kasi siguro dito sobrang pricey lahat. May charge. Walang side dishes nakasama yung steak. Walang rice nakasama. We're just gonna finish the food. Actually, sobrang mabigat siya sa chan. To think na hindi ako kumain the whole day, mabigat siya talaga sa chan. Ito pa yung natitira namin. And ito pa rin yung wine. Hindi pa namin nauubos. So, we'll get back to you guys again later. Okay guys, hindi na namin nakaya yung food kasi ang lamig talaga dito sa labas. So, medyo hindi na maayos yung quality ng steak. Sobrang ano na. Yes, please. And then, lahat. Kailangan guys, sulitin nyo yung pera nyo. So, lahat ng hindi namin naubos. Lahat! Take out! Hindi namin naubos yung wine, so iuwi namin. Yung steak, obviously, kailangan iuwi. Yung konting rice na yun, iuwi pa rin namin. Kasi baka mas masarap siya bukas. So, we'll ask for the bill. Hindi ko na alam kung magkano yung bill ngayon. So, we're guessing siguro mga around 15. Feeling ko, ang bill namin this time is around 18. Max na yun. Hindi na lalagpas ng 18. Ikaw? 15 to 16. Pero masarap naman. Okay din naman yung experience. Alam nyo guys, syempre pinagtrabahuan din naman namin to sa Dubai. Last year, hindi naman din kami masyado lumabas. Wala nga ako masyadong vlog last year sa mga kinaina namin eh. So, you know, it's good that you enjoy your money. We love eating, so we spend it on food. We also love shopping, so we spend it on clothes. Pero, we always try to save our money to experience stuff like this. So, okay din siya na ma-experience mo at least na-try mo siya once. And then, kung nagustuhan mo talaga yung service and nasarap pang ka sa food, you can always go back. Pero para sa akin, it's just a good experience. I don't think na I'm coming back. Ewan ko. Okay din naman yung mag-try ka talaga na mag-try ng iba't ibang restaurant. Hindi naman yung lagi ka nang babalik. Diba? So, yun. So, for us, it's a really good experience. At least we tried it. We could have enjoyed it more kung nasa loob kami. Baka mas nagtagal kami. Mas na-enjoy namin yung food. It's just that, since may pandemic, hindi namin ma-enjoy yung may barrier talaga na glass na nagaharang sa aming dalawa ng jowa ko. Ayaw namin ng ganong klase ng feeling eh. Parang nasusuffocate kaming dalawa, ganon. Since everyday naman kami magkasama, parang hindi namin mag-gets kung bakit kailangan mag-separate. But of course, rule yun. So, we have to comply. So, dito na lang kami al fresco. Take out! Yes, sa kanya po. Can I see? No. Please? Hindi ko ba, ito lang ang bubayan. Show me. Puta, mas namugpas pa din sa expectation na naman to ng parents ko. Oh my god, guys. Hindi kayo na-expect. Yung expectation ko, max na namin is around 18,000. Ang inang mabot kami ng 20 for that meal. Mukhang po na nang mabiyak. Ay,
cannot believe it. Dubai mo kami sa Umuwa. Nakakatulala yung presyo, pero sabi ko nga sa inyo, it's worth the experience. Don't tell you back. Charot. It's worth the experience, guys. Advanced monthsary date na rin namin to. Okay lang pala talaga na nag-splurge tayo this time kasi monthsary date pala namin. Okay, so kalmahin ang sarili. Okay lang yon na worth 20,000 yung bill natin kasi monthsary naman natin. Tapos naghirap tayo sa pagiging OFW. So, okay. It's okay, it's okay. Right, guys? Yes, kailangan natin mag-justify and makonvince ang ating sarili na worth it yung price for one meal. So, here's our takeout. We're gonna say goodbye na. We're going home now. So, we're going home now. I hope you guys enjoyed this vlog. And also, guys, if you want, you can also share this video to your friends na kung sino man yung gusto kumain dito, at least they would have an idea about the price and everything, the experience and all. So, yeah, that's it. We're gonna say good night and see you guys back to Dubai soon. Good night, guys. We love you all. Bye. Bye.